Hi guys, it's me, your host, Shaiko TV, at ito na naman tayo ngayon para sa panibagong video. Ngayon po, sa video nito ay tatakayin natin kung ano ba talaga ang tunay na history ng Tyrogen B o nagsimula sa pangalang PG Top Gun. Sa video ito po ay ipapaliwanag ni Sir Alan Bintahar, San Grand Chancellor, kung ano ba ang talaga ang tunay na history ng Tyrogen B. At sa lahat-lahat po, sana open-minded po tayo makinig at para malaman natin yung ano ang totoong history ng Tyrogen B. So let's go, pakinggan po natin at sana isang puso sa isip natin ang marinig natin. Maraming salamat po. So yun po, samahan niyo po akong manood sa video. So let's go. Good afternoon to everyone. Night time ngayon, live ba? Actually, itong gagawin natin ngayon is our anniversary special, no? Anniversary special for the Tyrogen B Truth Exposition. Kumbaga dito natin ngayon, ma-reach out hindi lang yung mga members ng Tyrogen B Grand National Council, pati yung mga kaibayo natin sa kabilang grupo, no? So, itong anniversary special natin is tatalakayin natin ngayon dito ano ba talaga yung katotohanan about sa totoong history, totoong kwento ng Tyrogen B 1987. No? Una-una sa lahat, gusto ko munang bumati ng happy 34th founding anniversary sa lahat. Sa lahat ng nagdadala ng pangalan ng Tyrogen B. Especially yung Grand National Council. No? Alam naman natin na may iba pa rin nagdadala ng pangalan ng Tyrogen B Grand National Council. Subalit, ang daming mga tanong. Ang daming mga katanungan na yung iba naliligaw. Naliligaw or nakukonfuse sila. Sino ba yung totoo? Ano ba yung totoo? Sino ba yung nagsasabi ng totoo? No? So dito, I just want to be fair, no? And at the same time, ma-reach out natin yung mga kapatid natin na nasa ibang paniniwala. So kasi we still consider them, no, as our brethren. Kumbaga kapatid pa rin natin sila dahil sa isang pangalan, no? So ano bang point natin dito, no? Itong anniversary special natin, ipapakita lang natin dito for them to understand and discern. Iba kasi yung maintindihan lang nila, iba yung magamit nila yung sense of discernment nila for them na makita nila at maliwanagan sila sa kung ano talaga yung totoong doktrina. Yes, tama. No? First and foremost, dito sa Grand National Council, nandito tayo ngayon, napabilang tayo sa Grand National Council not because of anyone else. Hindi tao ang pumili sa atin dito. Nandito tayo because pinili tayo ng doktrina. Tama. No? We are chosen by the doctrine. No? Pinili tayo ng doktrina. Nung nalaman natin ang katotohanan, so we decided to join the Grand National Council. No? So, unang-una, sa pangalang Tyrogen B Grand National Council, dito pa lang, masasabi na natin na lahat ng napabilang dito sa Grand National Council ay merong sense of discernment. Nakita nila yung liwanag dito. Bakit? Yung pangalan na Grand National Council, no? Yun ang nagpapatunay that the member or the brethren within our group, no? Ay merong acceptance, no? Naintindihan natin and we accept, no? Na yung scope ng ating fraternity is
nandito pa lang tayo sa national, no? Hindi pa tayo umabot sa ibang bansa. Hindi pa tayo pwedeng tawaging international, hindi pa tayo pwedeng tawaging universe, di ba? Hindi pa tayo pwedeng tawagin na gano'n. Bakit? Hindi ibig sabihin that we have this brethren, meron tayong mga brothers and sis na nasa labas, yung presence kasi nila, hindi yun ang magpapatunay upang tayo ay maging international. No? Pero, sa makatuwid, sino ba naman ang ayaw na maging international? Pero, by this time, dapat tanggapin muna natin that we are not international. No? Kasi ang daming requisites, ang daming requirements for a fraternity na maging international. May mga requirements yan. Like tayo dati, ang tawag sa atin dati is gang. Yung Tyro Jinpi noon, gang pa yan. Bakit? Pwede nga tayong tawagin kulto. Bakit? Kasi nga, hindi pa tayo dati registrado sa SEC, Security and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag hindi pa tayo registrado sa SEC or sa Security and Exchange Commission, hindi pa tayo matatawag as legit fraternity. Nakuha natin? So, eventually, naging isang legit fraternity tayo nung nakapag-rehistro na tayo sa Security and Exchange Commission. So, what's the point? No? Ang point kasi dito, magiging international lang tayo if meron tayong mga brothers and sis sa labas, meron tayong mga brethren na nasa ibang bansa, may chapter sila, and they are registered, no? Kung saan bansa sila naroon. Nakuha natin? Yes. So, yun yung ano, yun yung tinitingnan natin. Hindi tayo dito pwede magsabi na huwag nyo na kaming pakialaman. Maniniwala na namin to. Pag tinawag kaming ganito, maniniwala na namin to. No? Sa atin hindi pwede yan. Hindi pwede yan sa atin. Bakit? Mga professionals na tayo. No? Mga professionals na tayo, pero nagiging hipokrito pa rin tayo. No? Para bang pinapakita pa rin natin, no? Na tayo mga ignorante. Pagka ganun. No? So, yun yung basehan natin parate. Dapat black and white yan. Papel sa papel yan. Dapat registered tayo sa ibang bansa. Registered yung chapter natin. In-accept tayo ng bansa, no, para maging international tayo. So, sino ba naman ang gustong sino ba naman ang ayaw na maging international? Lahat naman tayo gusto natin maging international. Pero talagang hindi pa. So, parati ko nga sinasabi na magbibigyan parati ng example. Yung isang civilian, pagka binigyan mo ng uniforme ng isang military, kaya niya bang maglakad at suot-suot yung uniforme ng military? Hindi na kaya kasi hindi siya military. So parang ganun din, no? Personally, ganun ako. Ayaw ko magsuot ng t-shirt, no? Na hindi naman yon appropriate para sa atin. Okay na yon sa atin, Tyro Jinpi Grand National Council, kasi alam natin na yung scope natin is just within the Philippines, no? Dito lang tayo sa Philippines, no? Siguro pagka in time, pagka na-recognize na tayo, na-register na tayo, o merong mga brothers and sis natin na nag-initiative na magtayo ng chapter sa ibang bansa at nag-initiative na magparehistro sa ibang bansa at tinanggap naman, no, ng ibang bansa, that's the time na mako-consider natin yung fraternity natin as international, no? So secondly, maraming nagtatanong. Hindi pwedeng pag leader ka, pagka may nagtatanong sa'yo, ano ba yung tama? Yung Grand National Council ba o yung kabila? Bakit ano bang meron sa kabila? Sa kabila, isa yung founder. Dito sa Grand National Council, 7 founder. Hindi pa pwedeng, kung leader ka, hindi pa pwedeng ang isa sagot mo, dito ka na sa amin,
kami yung tama, huwag mo silang paniwalaan. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Kasi, deserve ng member natin malaman. Na malaman yung katotohanan. Tama. Tama. So, ano bang point dito? No? So, bigyan lang natin ng different ng differentiation, no? Alamin natin at bigyan natin yung bawat isa ng pag-iisipan para mas madali nilang ma-discern, no? The proper term diyan is discernment. The proper term is discernment. Dapat ma-discern natin. Nagsasalita pa lang ako dito, tumatakbo na yung discernment natin. Malalaman mo na kung ako ba'y nagsasalita na kasinungalingan o nagsasalita tama. Na tama. No? Discernment. No? So, ganito kasi. Ganito. Maraming nagtatanong. At siguro, naisip ko na gawin itong video na to. Gawin itong video na to. So that, hindi lang yung mga kapatid natin sa Grand National Council ang maliwanagan. No? Hindi naman tayo pwedeng magdoktrina sa iba't ibang mga planeta. Chapters nila sa iba't ibang planeta. So siguro, sa through social media, no? ma-reach out natin yung mga nakakulong na mga kapatid natin. No? Kumbaga, they are considered as a man in a cave. Kumbaga, yung man in a cave na yan, yung knowledge nila is only limited sa dun sa environment nila. So, kailangan ilabas natin sila. Paano natin sila ilabas? Through this knowledge. Through this wisdom and knowledge na ipapakita natin ngayon. Kasi, itong wisdom and knowledge na to sa thyroid GNP, ito yung magpapalaya sa kanila. Kasi yung yoke, nandito pa rin sa leg nila. No? Mahirap gisingin ang taong gising. So, dito naman sa nagtatanong, ano bang tama? Itong 1 pounder or itong 7 pounders? No? So, hindi na natin kailangan magbukas ng libro. Hindi natin kailangan magbukas ng CBL. No? I want it to explain logically or sinasabi natin by giving analogies, no? Magbibigay ako ng analogy for this doctrine to easily understand, no? So unang-una yung 1 pounder na sinasabi, hindi natin tinatanggal yan sa history natin, no? We highly recognize, acknowledge, and respect that 1 pounder na sinasabi nila. No? Yan ay si Polly Gaga Carpio. No? The father of our 7 4-pounding fathers. Porfirio Gaga Carpio. So si Porfirio Gaga Carpio is the father of the 7 4-pounding father. No? So, itong 7 pounders natin na talagang gustong tanggalin sa history ng ibang paniniwala ay maigting na nating pinagtatanggol, no? Pinagtatanggol natin at itinataas natin ito, no? Pagdating sa doktrina. Bakit? Kasi sila naman nga talaga yung totoo, nag-conceptualize at nag-found ng thyroid GMP. Paano? Okay. So, para mas maintindihan natin, Gaga Policarpio was a bona fide member of the Tao Gamma P. So, focus tayo dito sa idea of being member, as a member. Na bona fide member of the Tao Gamma P, si Gaga Policarpio. Ibig sabihin, pag mag-focus tayo dito sa idea na to, habang nag-i-explain ako, hindi mawawala sino man. So, hindi maliligaw. So, since si Poli Gaga Carpio ay isang member ng Tao Gamma P,
itong 7-4 founding father natin during those days, gusto nilang mag-create ng group, gusto nilang gumawa ng isang fraternity, which is ngayon, andito na, itong Tayo GNP. No? So, those days, hindi pa ganun sila kasi wala pa sila sa legal age. Hindi pa ganun yung thinking nila. So, they seek advice sa isang experienced frat man, Gaga na nga, si Poly Porfirio, Poly Gaga Carpio. No? So, bibigyan lang natin sila, pati yung mga kapatid natin na nasa kapila, ng pag-iisipan. So, focus lang dapat tayo na si Gaga ay member ng Tao Gamma P. So, lumapit ngayon yung 7-4 founding father natin. Lumapit ngayon. Humingi sila ng advice. Paano ba kami gagawa ng isang grupo like you? Kasi ikaw, member ka na ng isang fraternity. No? Which is, na itong Tao Gamma P, no? Alam naman natin, ito is a supreme fraternity. No? Na nirarespeto din natin. No? Talagang nirarespeto natin. No? Kasi alam natin na yung father of the 7-4 founding father natin ay galing dito sa Tao Gamma P. So, due respect sa Tao Gamma, due respect sa Tao Gamma P, so, nababanggit sila dito kasi for us na matrack back natin kung ano yung tunay na history ng Tayo GNP. No? So, ang 7 founding natin, humingi ng advice dito kay Gaga Carpio, who is a member of the Tao Gamma P. Sabi nila, paano ba kami gagawa ng grupo? So, sabi naman ni Founder Gaga, since ako ay isang member ng Tao Gamma P, yung grupo nyo is gagawin natin parang let's derive your group. Ide-derive natin yung group nyo dito sa fraternity namin. Okay, number one, This is a sort of analogy para mas maintindihan natin. Analogy lang to, baka mamaya may magsabi dyan. Hindi naman yan yung kwento talaga. Analogy nga eh. Parang example, para lang ma-figure out natin. Para ma-figure out lang natin logically. No? So, sabi ng 7-4 founding father natin, sige nga, paano kami bubuo ng grupo? O sige, sabi ko nga, focus kayo na si Porfirio Gaga Carpio ay member ng Tao Gamma P. Okay, sabi naman ni Founder Gaga, okay, since sa akin kayo humingi ng advice, ang handshake namin is right, kayo left. Diba? Masyadong klaro. Tama? Okay. Secondly, nagtanong na naman itong 7 founding natin. Ano kaya ang pwedeng password namin? Balik na naman tayo ito sa pagiging Tao Gamma niya. Since si Gaga Policarpio ay member ng Tao Gamma P, sabi niya, may advice, dahil sa akin kayo nagtanong, ang magiging password niyo is dapat, kasi kami, ang ginamit naming password ay pangalan ng mga fathers namin. Pangalan ng mga founders namin. So, dapat kayo, ang gagawin yung password nyo is pangalan din ng founders nyo. Kaya dyan nabuo yung Carp Salari and Bernie Ranek password natin. Because the Carp Salari and Bernie Ranek, no, is the composite name of the father of the 7-4 founding father and the 7-4 founding fathers. Composite name yan. The Carp Salari and Bernie Ranek. So, kung titingnan nyo, lahat may basehan. Anong basehan natin? Kaya nga sabi ko, focus lang kayo sa pagiging Tao Gamma ni Father Gaga. Kasi doon lahat kinuha. Doon lahat kinuha yung idea. Doon lahat kinuha yung wisdom. Doon lahat kinuha yung style. Kaya nga, kung titingnan nyo, yung mga bylaws natin, halos similar sa kanila. So, hindi mo pwedeng ma-deny itong 7 founding natin.
Hindi mo pwedeng ma-deny itong seven founding. Bakit? Lahat ng ginawa nila, lahat ng nangyari ngayon is nakabase, balik na naman tayo, nakabase kung anong fraternity meron si Gaga Policarpio. Okay, kailan yung anniversary natin? Dapat kung one founder tayo, dapat sinabi ni Gaga, dapat kung one founder kayo, October 1 kayo. Kasi sa Taogama, although six founder kami, six founder sa amin, pero ang yung dalawa unknown, kaya yung apat na father lang yung ginamit namin as a password sa Taogama. So, dahil apat yung father namin na kinikilala namin, October 4. So kayo, dapat October 7, dahil pito kayo. Nakuha nyo? Nakuha nyo yung point? No? So, lahat may connect. Lahat may connect. Lahat may basehan. So, hindi natin pwedeng ibaliwala itong 7-pounder natin kasi nga may basehan. Hindi naman po pwedeng coincidence lang ba na naging October 7? Pwede bang sabihin na kaya October 7? Kasi that day talaga sila nag-found. So, lahat may basehan. Kumbaga lahat, sa madaling salita, ginaya lahat sa Supreme Fraternity na to. From password, from handshake, and ano pa ba? Yung sa anniversary date. No? Kung titingnan nyo, lahat may basehan. No? Hindi tayo magiging inconsistent dito. So, dito pa lang, masasabi na natin na yung doktrina na pinaniniwalaan natin is talagang tama. Kasi may basehan. Hindi pwedeng, kasi malalaman mo naman kung yung doktrina is gawa-gawa lang. Malalaman mo bakit? Kasi like ako minsan pagka nagtotalk ako, ambush speaking, pag nagtotalk ako, minsan walang kopya, ganito ganyan. Bakit? Pag naintindihan mo kung ano yung totoo, naintindihan mo kung ano yung sinasabi mo, naintindihan mo kung ano yung history, kahit wala kang kopya. Kasi yung comprehend, naintindihan mo. Pero, pag inconsistent yung doktrina mo, confusing yan. Pagka tinatanong ka, pagka paulit-ulit kang tinatanong, mag-iiba-iba yung sagot mo. Bakit? Walang basehan. Minsan ano na lang, gawa-gawa na lang. No? So, dito kasi sa atin, hindi naman sa, wala naman tayong sinasabi dito na naninira tayo. No? Walang ganon. So, dito sa atin, gusto lang natin na at least ma-reach out natin yung mga ibang mga brads and sis natin na medyo nawawala. No? Kasi, may mga times kasi na bakit sila nandun, bakit sila nandito, it's just because of friendship. Dito ka na. Mabakit ka nandyan? Dito na lang ako kasi nandito yung barkada ko. Hindi pwedeng ganun. Dito sa Grand National Council, hindi pwedeng dito na Barkada system. Dapat pag nandito ka, pumunta ka rito mag-isa. At yung pagiging alone mo na nag-join ka sa Grand National Council, it's because ginamit mo yung discernment mo. By listening sa doctrine, naintindihan mo yung doktrina, that's why you were chosen by the doctrine. No? Hindi tayo dito pinili ng kung sino-sino. Wala dito sa atin yung mga barkada system na dito ka na. Bakit? Bukas, bibigyan kita ng sapatos. Dito ka na. Bukas, bibigyan kita ng 3,000. Hindi pwedeng ganon. Bakit? Kasi pagka ganun yung mindsetting natin as member, no, hindi tayo magiging rooted sa doktrina. Bakit? Yung pagiging member natin dito is conditional. Conditional yung pagiging member natin dito. Dapat, nandito tayo
unconditionally. Nandito tayo dahil sa doktrina. So, may mga tanong ba? Yung iba? Maintindihan ba natin? So, dito pa lang, masasabi na natin na itong ano, sa Grand National Council, from title to doctrine, talagang naging consistent tayo. Lahat yan, hindi lang sa pinag-isipan. Lahat yan ay nakabase mismo sa tunay na history ng Cairo GMP 1987. No? Ang anniversary natin, not October 1, because hindi tayo naniniwala na isa lang yung founder natin. Tama. So, October 7 tayo. Bakit? Dinerive ito sa knowledge and wisdom sa design style ng fraternity na pinaghingan natin ng advice. No? So, meron pa bang ano, nako-confuse? May nako-confuse pa ba? Klaro na. May nako-confuse pa ba? So, ngayon, ako naman na magtatanong ngayon. So, based on your discernment, ano ba yung tama? Yung paniniwala ng isang founder or paniniwala na merong 7-4 founding father? 7-4 Yes, masyado siyang klaro, di ba? Masyado siyang clear. Bakit? May basehan tayo. Kung ikaw yung listener, mawawala kagad yung doubt mo. Bakit? Kasi hindi lang yung naintindihan mo, na-discern mo talaga. Yung discernment kasi, para bang nababalance mo siya? Nababalance mo ba yung decision mo kung saan ka maniniwala? Kasi alam mo na dito yung tama. Minsan parang ganito ba? Pagka pumunta tayo sa mga ibang lugar, meron tayong nararamdaman. Pagkatinignan tayo ng tao, dahil hindi tayo taga ron, no? Minsan nadidiscern natin, ano ba ito dito? Baka mamaya. Parang ganun ba? Na parang delikado man ito dito. Nadidiscern ka agad natin yung environment pagka pumupunta tayo. Yun yung gusto kong, na maintindihan natin. Like dito, no? Pag nagsasalita ako, merong ibang nagsasalita, example, at tabi ko siya, nagdi-discuss kami ngayon. Kayo, listener kayo. Nagsasalita ako, nagsasalita siya. So, doon yung magagamit ngayon, yung sense of discernment nyo. Kung sino sa tingin nyo yung nagsasabi ng totoo. Hindi ko sinasabi na ang talino ko, ganito. Kasi hindi importante dito na matalino ka. Hindi importante dito ang matalino ka. Ang importante dito, nagsasabi ka ng totoo. Tama. Nagsasabi ka ng totoo. Matalino ka nga, pero fabricated naman lahat ng sinasabi mo. Wala, di ba? Dalawa kasi yan. Matalino, fabricated, yung iba naman nagtatalino-talinuhan. Tapos, pagka gumawa ng kwento, wala naman, inconsistent naman. No? So, dito lang kasi, maraming nangyayari na bangayan ngayon. Bakit? Kasi, ang kaibahan kasi sa kabila, pati sa atin kasi, pinapaliwanag natin sa mga member natin. No? So, may mga narinig din ako, kasi pagka may nagtatanong sa kanila, sa part nila, ano ba yung totoo? So, ang sagot parate, basta huwag kayo doon, dito kayo, kasi kami yung totoo. No? Actually, your member deserves the answers. Tama. No? Deserving, no? Deserve natin na makita yung katotohanan. Deserve ng lahat, even yung mga nasa kabila. Baka mamaya, ay masabi na naman sila, bakit ganito, bakit ganyan, pero bahala na sila. Ang sa akin lang, makarating sa kanila yung message, makarating sa kanila yung doktrina, makarating sa kanila logically, na na-explain natin sa kanila, para at least meron silang pag-iisipan, hindi yung pwedeng, sige na lang, ganito na lang.
Hayaan nyo na lang kami kasi paniniwala namin yan. Hindi pwedeng ganon. Kasi pagka ganon, ibig sabihin, para kayong nabuyagan. No? Pagka ganon yung sasabihin natin, hayaan nyo na kami kasi yun ang paniniwala namin. So kailangan siguro magpalina na. No? Kailangan magpalina na. Kasi marami nang nabuyag-buyag. So ito sa atin, itong anniversary special natin, no? The truth exposition. The truth exposition of the Thai Regime P, 1987. No? So, we represent the Grand National Council and we are proud, no, to be one of the Grand National Council. Maraming maraming salamat. Stay safe. Happy anniversary. So ayun po, natapos na po yung napakagandang history. So ako po ay naniniwala sa Pagong Ama, Long Live the Seven Holy Fathers Grand National Council. So ayun po, napakagandang pagpaliwanag ni Sir Alan kung paano nagsimula, paano ginawa, at sino ang totoong nagtayo. So ayun po, maraming salamat po sa nanonood. Huwag niyo pong makalimutan mag-like, mag-comment, and share. And especially, subscribe my YouTube channel para updated kayo sa mga bagong video. Maraming salamat po. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, toy, toy.